Ito po ang ating apostolado ay tinatawag na Indigenous People Apostolate. Ito po ay mula po sa kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas mga taong 1980 pa po, nung ito po ay kanilang ibigay sa bawat diocese na kailangan tayong mangalaga sa mga katutubong Pilipino kung saan meron yung ating pong parokya na kinabibilangan sa kapundukan ng Sierra Madre. Sa diocese po natin, matagal na rin po ito nung ito i-implement ng CBCP 1980, ito po ay atin po kagad isinakatuparan. Kaya marami na rin po mga pari ang na-involve sa ganito pong apostolado sa mga katutubo. Sa kasalukuyan po, meron po tayong mga 38 na mga katutubong Pilipino na mga dumagat at bukod po sa kanila pong mga pamilya na nasa kabundukan. Kapag tayo po ay namamasyal sa kabundukan, dumadalo po sa kanila, sa kabuuan po ng Bulacan, meron na po silang mga 7,000 families. Ang dumagat ay naggaling sa salitang tabing dagat because originally these dumagats people are living along the Sierra Madre, sa Baler, Aurora, Quezon, sa karagatan po doon. Pero nung dumating tayong mga katagalugan, sila po ay nagpuntahan ng kabundukan. Tagagubat, dumagat, tagagubat, dumagat, tabing dagat. Kaya ito po yung kanila pong naging kataga, tinatawag din po silang agta o kaya po ay kabalat. Dahil yung pong kahabaan po ng Sierra Madre mula po sa Bicol hanggang Nueva Vizcaya, yan po ang kahabaan na yan ay marami po tayong mga katutubong dumagat. Ang ating binibigay na pagkalinga sa ating mga katutubong dumagat, unang higit sa lahat yung pag-aaral. Dahil yung kanila po mga magulang hindi marunong magsulat, magbasa hanggang sa kasalukuyan, nagbibigay po tayo ng 6 na pamantayan para po sa ating mga katutubo. Una po para po sa pangangalaga sa kapaligiran. Nagbibigay din po tayo sa kanila ng mga kalusugan. Pagka po may mga medical mission, sila ho'y pinupuntahan sa bundok or sila ho'y bumababa dito sa parokya. Pangatlo po, tayo ho'y nagbibigay sa kanila ng kaalaman. Mahalaga ho na matuto, magbasa, magsulat ito pong ating mga kapatid na katutubong dumagat. Pangapat po, nagbibigay din po tayo sa kanila ng kabahayan. Nakita ko ho yung kanilang tinutuluyan, talaga naman ho ang sasabihin mo hindi bahay. Kaya ho kahit papaano tayo po ay nag-aabot sa kanila ng konting tulong na maitayo yung kanila pong mga bahay. Nagbibigay din po tayo sa kabuhayan kung ano yung kanilang pwedeng mapagkakitaan sa kabundukan na hindi sisira ng kalikasan, tinatangkilik po natin to. Katulad po ng kanilang mga pulot, katulad po ng kanilang mga kamote, yung kanila pong mga ube, tayo po ang kumukuha at iminamarket po natin para meron po silang pagkain po doon. Pang-anim po, tayo rin po ay nagsasagawa ng mga outreach, kawang gawa sa iba't ibang tribo na nasasakupan po ng ating pong Diocese ng Malolos. Kaya po ang simbahan ay nagpapaabot ng habag at awa sapagkat itong mga taong to ay kabilang sa mga makabagong anawin sa ating panahon na talaga namang nangangailangan ng habag at awa ng Diyos. Merciful Jesus, we follow the way. Called to be a good servant, we go as we pray. Gather together, hand in this journey, set for the road.